nanya kayo para sa kwarta ng telepon. Pasensya naman. Good morning. Good morning po. Ayan. Good morning po. Maraming salamat ulit sa pagpunta. And I know it's a Sunday. Everyone's busy, but you managed to be here. Thank you, ha? Okay, who would like to... Rod, thank you for coming. You've been busy, but you're here for Kuya. For Coco. Would you like to ask the first question? Okay, Rod, Magaru. Hello. Question kay Coco, kasi... hindi ko natatanong yung mga tanong sa Filmfest, but you've experienced box office and awards. Ano yung sa palagay mo mas importante para sa isang artista? Honestly, anyway, siguro, natutuwa rin kasi ako dahil pareho ko siyang experience before kasi talaga yung nasa indie ako. Ang mindset ko talaga nun is, awards. Kasi syempre, yung mga panahon na yun, hindi mo binabayaran ng malaki. Kumbaga, honestly, minsan nag-shoot kami doon na hindi namin tiyata lang magkaroon talent piece namin. Ang in-expect lang namin na sana maganda yung pelikula ang ginagawa namin. At the same time, ma-recognize sa, dito sa Pilipinas, sa international. Tapos yung pinaka-bonus na yun, yung nalang kami ng award. Yun lang dati yung mindset ko noon nasa India ko. Pero nung nag-TV na ako at sumubok na ako gumawa ng mga mainstream movie, doon ko na-recognize na parang bukod doon sa award. Kasi sa award sa akin yun, personal yun eh. Kailangan mo rin pasayahin yung mga tao. Na parang dapat kinukonsider mo yung sila every time na gumagawa ka ng proyekto. Katulad ngayon, pag, dahil because of the provinsyano, sabi ko nga, napakalaki ng mga taong na-influensyahan, lalo-lalo yung mga kabataan natin, mga magulang. Kumbaga parang nagiging responsable ako lalo sa aking trabaho na parang sa bawat nanonood na ito, meron akong kakibat na obligasyon na dapat kung ano yung pinapalabas ko, alam ko na meron silang natututunan doon o may mga maaadap o makukuha sila doon. Kaya kailangan, may nag-iisipan mabuti. Kasi kumbaga, lalong-lalong na ngayon ang mga tao ngayon, lalong-lalong ng mga kabataan, mas nakapokus sa TV o sa social media. Kumbaga, yung mga magulang nila, kahit busy-busy sa pagtatrabaho, dapat tayo natutulong sa kanila. Kaya mapapansin niyo, puminsan sa salut namin, talaga inaano namin yung about God, yung bonding ng family, ano ba yung Pilipino. And then at the same time, syempre, honestly, sa kabila nun, ang pinaka-bonus na yun na parang inaano na kahit paano sana ma-recognize ng mga tao na kapag nananalo yung ginagawa kong proyekto or ako mismo pag nananalo ng awards, kumbaga napakaano yun, yun yung pinaka-bonus sa lahat ng hirap na ginagawa namin. Kaya para sa akin, sobrang pareho importante yung dalawang bagay na yun. Yung blockbuster kasi, yun yung basihan sa atin, sa mainstream na nagustuhan siya ng mga tao. Kaya sinasabi ko na parang siyang importante. Yung recognition para sa akin, at the same time, alam kong napasaya ko yung mga tao. And last na lang, November 30 yung playdate ng Parental Guardians. And meron din isang malaking movie na ipapalabas sa November 30. How are you preparing for the same playdate? Alam mo, honestly, sa akin na, hindi dahil nandito ako sa ABS-CBN ng Star Cinema. Sobrang saya ko nung nalaman ko na yung ending episode is papalabas din. Kasi sabi ko nga, gumagawa naman tayo ng pelikula, other business, bukod dun sa business, yung alam natin ginagawa natin ito para sa tao eh. Kumbaga parang kapalit din sa good karma, and then para sa akin kasi talagang sabi ko nga, ibibiro kami, pare-pareho kami naliguwak sa film test. Pero, ang kapalit nito, alam mo na ginawa namin ito para sa ating para sa mga tao, para sa lahat ng mga Pilipino, especially sa pamilya, sa mga kabataan. Pero dahil hindi nga kami natanggap pareho doon, kaya nag-decision kami na siguro pare-pareho na, sige, mas paagahin na lang natin yung Pasko. Kumbaga parang, deep inside, parang feeling namin, nasa field test pa rin kami, pero sa ibang play date na lang. Hindi ba kami nakasali mismo sa competition, pero yung pakiramdam ba ng bawat taong manonood, di ba yung pagpumunta sila sa sinya at pakiramdam nila this time na, hindi, ito na yun, di Pasko na eh. Ito na yung time para sa pamilya. Kasi kinagay na lang holiday, at the same time, nagbibigayan na ng bonus, mas may time para sa family. Kumbaga parang, hindi na lang, ayaw, hindi kasi ako sa tissue, kumbaga yung nalang ko na parang, mas iniisip ko yung viewers more than sa akin eh. Kumbaga parang, at least sabi ko, kaya assure ko na siguro sa hirap o dami na pinagdadaanan ng bansa natin ngayon, ito naman yung time para bigyan natin ng kaligayahan o saya yung bawat Pilipino. Mama, sobrang lungkot na ng bayan, ano? Thank you, Papo.
Ay, ma-question bago yung iba. Kuya, kasi na-mentor mo itong dalawang to sa TV for a year. Alam mo na how they do sa television. Pagdating sa pagiging movie actors, movie child actors, kamusta si Aura at si Onyo? Actually, pinabilib na nila ako eh. Kasi talagang sa, from the basic na blocking, pagbinoon ng dialogue, talaga on the spot, tinuturukan ko pa rin sila. Pero nung nasa movie na kami, sobrang proud ako na every time na pagkagaling ko na shooting and then pupunta ako ng probinsya, no, wala akong ginawa sa mga co-actors ko kundi kwento sila. Kasi kaya na nila tumayo sa sarili nila pa. Sabi ko nga si Aura, napakalayo ng dating kasi hindi siya napapahuli kay Vice eh. And then may mga ad-lib siya, may sarili siyang style na pinapakita. Si Onyok naman, ang kinaganda sa kanya, hindi siya nagpapatawa. Napaka-effortless, hindi niya inaano na, eh, kailangan ko na judge ako. Hindi, nakakatawa siya, may mga ginagawa siyang bagay na talagang tawa kami ng tawa kasi alam mo yung parang hindi gagawin ng isang normal na bata yung mga pinagagawa sa pelikula. So yung innocence niya, nakakatawa kuya? Sobra, kasi sabi ko nga wala siyang effort eh. Sabi ko nga, honestly, parang si Onyok, yung yan ako. Aww. Kasi si Onyok nakikita ko alis niya ngayon pag nakalito, actor siya. Si Aura naman, parang nakikita ko sa kanya si Vice. Parang kaya nagkaroon kami ng kanya-kanyang parang ano eh, anak eh, sa set. Okay. Ang nangyari, ako tawa kay Onyok, si Vice ang tawa kay Aura, tapos sila pag may eksena sila nagtutulungan, nagbabatuan. Kami naman ni Onyok, pag may eksena kami, ginagate ko siya kung ano yung mas magandang bitaw o paano pa yung mga gandang gimmick na pwedeng gawin kay Onyok. And then sa interview, syempre yung guidance ni Direk Joyce. Sabi ko nga, sobrang bilib ako kay Direk Joyce kasi alam na alam niya yung ano eh, yung limitation. Kasi may tendency kami mga artista mag-enjoy sa eksena at baka lumagpas kami doon. Okay. At hindi na kami ginagay ko ano dapat namin gawin. Okay, thank you kuya. Who has the next question? Ayan. I think si Franz has a question. Si Franz, the vlogger friend natin. Yes, hello. Hi, Sir Coco. My question ko po is, ngayon, of course, you work with some of our leading ladies na rin po. And marami pong yung mga fans niyo gusto kong makatrabaho kayo. So, kung kayo po itatanungin, can you give at least 3 names po? Kung sino pa po yung mga gusto niyo makasama mga leading ladies sa pelikula? Oo nga kuya, you've worked with halos lahat na ng ano. Yung mga hindi ko pa nakakasama? Oo, sana. Or sa, kahit nakasama niyo po sa maiti sa probinsyano, pero gusto niyo makasama sa pelikula, gano'n. Or kahit gusto niyo po makasama ulit, siguro. Tatlo, at least 3 pong leading ladies. Siguro sa ano, first, syempre sa Angel Oxy. Kasi gusto ko magkatrabaho ka rin. Second, sila sa Severado. Wow! For the future. And then siyempre si Julia Montes, kasi ko ulit siya makatrabaho. Kasi medyo matagal na kami hindi kakatrabaho eh. So ulitin natin yan, Angel of Sin, Liza Soberano, and Julia Montes herself. Ina-reserve ako nilang po yung Julia Montes question sa iyo. So, pwede mo magtanong kay Aura. Okay, ay Aura. Ayan si Aura. Ayan, so okay. So, marami nag-comment, kasi marami ako nabasa sa social media, nagko-comment na ang gwapo daw nung asal sa'yo ng yung batang Ulila, yung classmate mo ata sa Excelena. So may mga nag-comment na gwapo. So, syempre, ang question ko ngayon is, syempre ikaw, magbibinata ako, magdadalaga ka na rin in the next. Meron ka bang gusto maging leading man among sa mga ano, or wala naman? Wala po. Kasi po, ako hindi po ako nagkaka-crush. Ilan taong ka na? Sorry for asking. 12 po. Hindi siya nagkaka-crush tulad mo, dami mong crush pa. Gano'n. And sa question na lang din po ulit kay Sir Coco. Okay, so Sir Coco, okay, kanina kasi na-mention niya about the indie movies. May plan po bang after Provinciano or after all these projects na mag-indie po ulit? Honestly, ganoon naman ginagawa ko eh. After Provinciano, gumagawa talaga ako ng isang indie films. Kasi syempre, ano eh, iba kasi yung acting pag sa TV, iba yung acting pag sa mainstream, iba rin ang acting pag sa indie. Kumbaga parang, ayun yung parang, ano kayo, hugas yun eh. Parang a tendency, yung mga bad mannerism na natututunan ko sa TV, kasi sa TV kasi umaangle kami, lagi namin hinahanap ang camera. Sa indie kasi, free-flowing, a tendency, hayaan mong buhay ng character and then ang camera mag-a-adjust. Ganun ba yun, kuya? Oo eh. Kasi iba ang katangin sa indie. Sa indie kasi mas more natural, dapat mas makatotohanan, hindi nila nararamdaman dapat na umi-effort kang umacting. Kumbaga parang, every time nag-ano, kung hindi man ako kinukuha, minsan nag-produce ako ng indie para kahit pa paano. Alam mo yung, syempre marami akong mga proyekto pang mga gustong gawin. And then, yun. Sumusubok pa akong pagtapos ko ng TV sa mainstream, gumagawa ko ng isang indie na mabilisan. Napa nagpapahinga ako. Ayun po. Ayun na, the last time yung ginawa ko yung Padre de Familia with Ate Guy. So,
Super last na lang po, singit lang na question. Kailan po kaya makakamit ni Cabo yung hustisya? Kasi medyo engross po yung mga tao ngayon sa... Medyo iniiyakan namin gabi-gabi so, ang sinagdaanan ni Cardo. Kahit ako po, personally, pananood ako, nahihirapan ako sa sitwasyon mo na parang wala ka dapat dyan. So, meron po ba tayong hint kung ano man yung pwedeng... Ano ba pwedeng i-share, Kuya? Ako rin kasi dami pang ano eh, napakarami pang pwedeng puntahan ng kwento. Lalo-lalo na ngayon na sobrang updated yung nangyayari. Hindi lang alis eh, hindi namin sinasadya. Kasi naka-planning na yan eh. Nagkakataon lang talaga, hindi namin maintindihan. Minsan parang kung ano yung pinapalabas namin, nagkakataon, nangyayari. And then sa hit time, sabi nga namin, napakarami pang pwedeng itakel. Kasi kung mapapansin nyo, before, di ba that time, police ako, ako'y nanguhuling. Ngayon, syempre gusto rin natin makita yung side. Ano ba yung side ng mga normal na tao na nabibiktima lang? And then gumanin yung kapalaran ni Cardo eh, na this time siya yung biktima. Ng sarili niyang institusyon. Sarili niyang institusyon. Diba parang ang dami pa natin pwede makita, ang dami pa natin pwede ikwento. Kaya hindi pa namin masabi kung hanggang kailan siya na ano. Ayun po. Thank you. Thank you, Franz. And the next question will come from, I think si John here. John, gusto mo naman tanong John. Can we share the mic there? Okay, in the... Sige, maikot na lang tayo. Everyone's interested to ask questions. Go ahead, John. Hi, Coach Paul. Good morning. First off, what are your expectations sa particular movie na to? Just for it to have high gross, so that you would be able to measure kung successful kayo na mapaligay yung mga tao. Is that like your measure for success for this movie? Honestly, mas mataas yung expectation ko dito in terms of box office. Kasi sabi ko, unang-una may na-prove na kami ni Vice before sa Beauty and the Beast. Nung ginagawa namin to, pinag-usapan namin ng Star Cinema, ni Direct Joyce, ni Vice ako, na definitely, sana mahigitan pa namin yung nagawa namin last year yung Beauty and the Beast. Which is, pinakita talaga namin na talagang, kumbaga sinuporta kami ng Star Cinema. Sabi ko nga, sobrang nakakatuwa kasi, siyempre sabi ko nga, ang participation ko dito sa pelikulan to, akin ang action, kay Vice ang comedy. And then sa mga bata, Vice at ako, ang family at drama. Ang ginawa talaga namin, sabi ko, sobrang supporta ng ginawa ng Star Cinema. Talagang, kung ano yung naisip namin, action, kung ano, kahit gano'ng kama niyan, bigay. Talagang nung, kasi siyempre na honestly, nag-worry ako dahil nagawa ko na lahat ng action sa probinsyano eh. Paano ko hihigitan yun? And then ang ginawa talaga ng Star Cinema, sinuportahan kami ano yung pinaka-konsepto na may isip namin nila Direct Joyce, paano namin mas mapapalaki, ano yung bagong may papakita namin, talagang binigay nila. Kaya masabi ko, Direct, kahit itong isang, kasi tatlo yung action ko na malalaki, sabi ko, ito palang action ko na unang-una, sabi ko, kahit ito na lang, okay na ako, kahit wala na akong gawin saan eh. Pero kasi kailangan tatlong part yun eh, talagang lahat binigay. Kaya, sabi ko nga, yung expectation ko ba? Sabi ko, nung nagdabing ako, nakita ko na kung gano'n siya nakakatawa, kung gano'n ko siya nagustuhan. Plus, honestly, pakiramdam ko po mas na-bless kami dun sa playdate. Kasi at least mas mahaba yung tatakbulin. In the same time, mas maaga. Tapos, yun nga, dahil holiday, kumbaga, mas may time para manood yung buong pamilya. Kaya, so, in disguise pala, Kuya, noong November 3rd. Kaya talagang nung pakiramdam ko, sabi ko nga, kung binagsara mo sa atin ang pinto, at least may nagbukas sa atin ang bintana. Baka nga geek pa. Kaya, yun, sobrang excited ako para kulit sa pelikula na niya. Adrian, I wouldn't want to ask you, but do you have disappointments of not actually getting an entry into the MMFF? Hindi naman na-disappoint, nalungkot, kasi syempre, ang mindset namin, ginagawa namin ito para doon. Pero sabi ko nga, syempre may mga jury na alam yung may hinahanap silang quality. Maaring this time, hindi siguro na natugma yung konseptong ginawa namin. Pero sabi ko nga, hindi kami nawawala ng pag-asa. Maray natin, next year, tatry ulit kami sumubok, and then pagkakataon yung baka sakasali, patanggap kami ulit. At least ngayon, siguro sa susunod na pagkakataon, kung ano man yung qualities na hinahanap nila, syempre, sa field test, manonood din kami, titignan namin kung ano yung mga pelikula na, ito na pala yung gusto nila, or ito na pala yung hinahanap. Baka ito yung hinahanap ng mga tao ngayon na bago. Syempre, mag-a-adjust din kami. Kumbaga parang, ayaw namin na, sabihin na porkit kumuha kami, dapat pasok to sa Philippines. Hindi, wala namang assurance eh. Pero sabi ko nga, sa mga ganitong bagay, mas lalo kang natututo para i-improve yung sarili mo. Next time, babawi ko kami. And if you ever, kung yung gross na itong particular movie na ito,
humigit pa dun sa performance ng Beauty and the Beastie, is that, like, success for you? Siyempre po, siyempre po. Yun naman po talaga yung goal namin na sana kahit, ano, malampasan po namin yung Beauty and the Beastie. O kung hindi man, sana at least, ano, pumantay man lang. Pero sabi ko nga ako, yung pakiramdam ko, hanggang yung vibes eh, hanggang lahat, pati promo, shooting, tapos walang inita ng ulo. Kumbaga parang hindi kami nape-pressure. Kasi iba pa nasa competition ka eh. Di ba? Parang alam mo dami mong kalaban. Alam mo naman, alam mo pag pumasok sa Metro Manila Film Festival, may competition dyan. At napakarami doon. At ngayon, parang at least kumbaga ipapalabas, kumbaga ilang pelikula lang ipapalabas sa kasabay namin ngayon. Kumbaga parang mapagtutulungan pa namin. Alam, actually, para sa akin, makakapagtulungan kami. Buti. Kasi mararamdaman ng mga tao na parang halika na. Ngayon na tayo manood kasi parang baka mamaya, ano, ang tendency, hindi na natin sila magpapanood kasi hindi sila kasali sa film fest. Kumbaga parang advance, pero happy ko nga ako, sana supportan pa rin natin ang Metro Manila Film Festival kasi syempre ayoko siyang mawala eh. Ayoko nga bawa, kunyari, ang ibang mga sinihan, alam niyo mag-iba, kumbaga parang, supportahan pa rin natin dapat yung lahat ng mga pelikulang Pilipino. Maaaring sabi ko iba-iba lang yung tema, iba-iba lang yung paniniwala, pero para to sa industriya natin eh, lahat tayo mawawala ng trabaho kapag bumagsak ang industriya natin. Sabi ko nga, kasi kung papansinin natin, sa loob na isang taon, isang buwan lang meron tayo na talagang pinapalabas buong all Filipino movies lang. Diba? Kadalasan yan, laging isang pelikula Pilipino, apat ang Hollywood or apat ang foreign movie. Ito kasi dapat talaga pagtulungan natin, supportahan natin. Kasi ito lang yung pagkakataon na parang may papakita natin ang ating talento na puro Pilipino lang. Kaya sana dire-diretso pa rin. Thank you so much. Thank you, John. And the next question will come from Sheila ng abs-news.com. Hi, go. Go, anong go? Go. Oh, go din. Kanina na-mention ko yung quality. Kasi sabi ng MMFF panel, pumili sila ng NDC. Ah, hindi na siya magko-comment about MMFF. Eh, Na pumili sila because nawala ang tripper yung tanong. Yeah. Pumili okay, sila ng NPs based sa quality instead of sa ticket sales, possible ticket sales. Na-define na ni Vice what for him is a quality film. For you, ano sa tingin mo? Paano i-define kung ano ang isang quality film? Actually, tama yung sinasabi ni Vice eh. Yung sinasabi nilang quality, depende sa matang tumitingin. Maaaring yung iba, ang quality sa kanya, o yung sinasabi nilang panlasa nila is ganito. Kami ganito. Kasi, honestly, minsan, pakikiramdaman mo yung viewers mo eh. Di ba parang, ano ba sasa, ano, kung kami, like ako, example na lang, ako na lang. Kung makasarili ako, pakikukonsider ko lang yung paggawa ko ng pelikula, kung ano yung mga naisip kung hindi ko pa nagagawa. Or kung ano yung makakatulong sa karir ko. Or ano yung makakapagal sa akin? Gusto ko manalo ko ng award dito. Hindi eh. Alam namin na kapag Pasko, ginagawa namin ang isang pelikula para sa taong mga manonood. Hindi namin tinitignan yung sarili yung gusto lang namin. Hindi, dapat yun yung iniisip natin. Paano ba natin mapapaligaya yung mga tao? Kasi may mga bagay na minsan, labag sa loob mo. Habi ko, may eksena ako na parang kailangan kong magubad. Sabi ko, hindi ko ganun kapita. Sabi ko ganun dahil wala akong tulong sa probinsya. No? Sabi ko, wala akong tayo para mag-workout. Pero ang nasa kibat ko, gagawin ko to, lulunukin ko to. Bakit? Para sa mga tao. Kasi alam ko na makakatulong to sa pelikula eh. Alam ko, tatawa sila dahil dito eh. Alam mo yung mga bagay kasi nasa sakripisyo. Sa sakripisyo ng sarili mo, alang-alang sa kapakanan ng ibang tao. Yun to. Having said that, tapos kanina rin sinabi mo na papanoorin niyo yung entries, tapos sabihin niya na, ito na pala yung gusto nila, mag-a-adjust kayo. Paano kayo magkakaroon ng compromise na yung kung ano yung gusto ng tao at the same time mag-a-adjust kayo na kung ano na yung gusto nilang films. Ganun naman din lahat, di ba? Like kunyari sa paggawa ng soap opera. Minsan, gusto ng mga tao, sobrang drama. Tapos later on, gusto ng tao ngayon, medyo light lang. Di ba siyempre, kung maganda ka rin nakakakuha ng bagong aspeto ng, sige, next year, ibay naman natin yung timpla. Hindi rin naman maganda na parang every year, pare-pare yung ginagawa mo. Dapat kayo kapano, di ba, nag-a-adjust kayo base sa kagusto. Dapat marunong ka makinig sa viewers mo. Kasi like kunyari, kung ang jury hindi ganun ang panlasa ngayon, syempre, para makasali kami next year sa Metro Manila Film Festival, mag-a-adjust kami sa kagustuhan nila, halfway. Kung mag-ibigay pa, gagawin pa rin namin yung pelikula para ikukonsider namin yung mga manonood kung ano yung gusto nila. And then the same time, kung meron silang ibang hinahanap, magko-compromise, parang ganun ko. Last na po. Paano nyo in-explain kay Onok and Aura yung, sabi mo nalungkot ka kasi, renomis mo sa kanilang dalawa na pang MMFF movie. Nung hindi kayo nakasali, paano nyo
hindi ko nga sa kanila ma... Kasi siyempre yung mga bata hindi pa naman ganun kilala yung aspeto ng kaalaman nila pagdating sa mga technicalities, ganyan. Siyempre ako sabi ko, yung sinasabi ko, deep inside. Kasi siyempre ako yung nag-promise sa kanila noon na parang sabi ko, kapag meron akong Metro Manila Film Festival, sabi ko, kapag may gagawin akong pelikula para Metro Manila Film Festival, sabi ko, isasama ko kayo. Siyempre natutuwa sila dahil pampasko yun eh, para sa pamilya eh. Tapos, siyempre nung hindi ko nakapasok, masya kami pare-pare nalungkot. And then hindi ko na siya na-deal sa mga bata na parang, yun nga, hindi kami nakapasok, ganyan. Pero sabi ko nga, maganda na rin yun, dahil habang bata sila, alam mo yung tumitibay yung ano nila, tumitibay yung pundasyon nila. Kasi siyempre, mahirap yung puro success eh. Maganda minsan din may time na nadadapa ka, para natututo ka. Like kay Vice, sa akin, di ba parang, okay, nadapa kami, next time, alam na namin. Pero hindi dahil duduhan kami, kundi para tumitibay kami lalo. Mas lalo kami natututo sa industriya na parang hindi all of the time na nandyan kami, all of the time na parang kung ano naisip namin, naging successful. Dapat minsan din kahit pa paano, alam niyo may mga pagsubok ang pinagdadaanan. Thank you. I have a question from, before si ano. Kasi on your aura, halos 1 year kayo sa television, di ba? Anong pinagkaiba ng TV tsaka pelikula? Ano ba pinagkaiba ng provision yung ginawa natin yung movie? Di ba iba sa TV, alam mo yung, di ba? Sa pelikula, kamusta yung, may pinagkaiba ba yun? Wala naman. Di ba blocking iba doon? Garang ganun? Iba na ba kuya ngayon sa pelikula? Ano ba? Pareho lang, nag-enjoy ka. Okay. Ah, talaga? Okay. Kamusta si Bilibini, Direct Joyce Bernal? Masaya naman po siya kasama. Talaga? Okay. Pareho din ni Direct Malu? Okay. Masaya pareho. Ano? Ito si ano? Tuloy na ito bago ito sumikat. Ano ito? Dami eksena sa YouTube eh, sa Facebook. Parang hindi naman bago kay Aura ang pag-acting. At in fact, Adley Princess siya. Anong pinagkaiba ng TV at saka pelikula? Pinagkaiba lang po. Sa TV po, ano, white and tight yung kuha. Wow, white and tight! Taray, di ba? May technical na rin talaga pala. Paano mo nasabing white and tight? Yung white, kita lahat ng galaw mo, yung tight, mukha mo lang. Tapos, sa, ano naman po, sa movie, parang lahat ng eksena may dole. Okay. Tsaka tayo na nakapokus. Sobrang focus. Maraming pinakuha. Nakuha. Alam mo, sinugot niya yung gusto kong malaman. Alam niya na ngayon ang pelikula at television. Okay, Aura, thank you, Nak. And the next question will come from Bernard. Okay, for Coco, this is your second time working with Vice sa film. Ano yung bagong maihahain yung dalawa ni Vice for super parental guidance? Guidance. Kami kasi ni Vice, sabi ko nga, mas naging komportable kami. Pero marami na kasi kami pinagsamahan eh, nung nagsisimula ako sa indie. Lagi ko yan inuhugod. Nung that time, di pa siya artista, nagpa-punchline pa lang siya sa kukuhan mo lang siya sa comedy bar. Lagi ako nakikusap pag meron mga gay role, ganyan. Kinukuha ko siya. Hanggang sa, hanggang ito na nga. Nung nagkasama kami sa Beauty and the Beastie, syempre nandun yung sobrang, ako yung bagong pasok ko eh. Syempre sila yung, ano na nidirekwento, kumbaga kapadong-kapado na nila yung isa't isa. And then, ito ngayon sa Super Parental Guardians, sobrang komportable na kami. Nakakapagbigay na kami ng mas malalalim na yung mga ideas, ganyan. Kumbaga may kakaroon kami ng kanya-kanyang toka sa bawat eksena. Lalo na pag hindi kami magka-eksena. And then, ayun, kumbaga mas ano, syempre friendship namin, alam niyo yung respeto namin sa isa't isa. Alam pa rin namin yung limitation, alam pa rin namin yung, ang kinaganda kasi sa amin, yung suportahan ng bawat isa't isa na alam namin na ginagawa lang ito together. Kasi, honestly, meron talaga akong gagawin ng pelikula. Sila ang kasama ko. Si Onyok, si Pepe, si Makmak, at si Derek Joyce. And nung kinukwento ko kay Vice yung konsepto namin, nainggit. Ang sabi niya ganun, sama lang ako dyan. Kasi wala pa siyang buong konsepto eh. Sabi niya ganun, sabi ko, ikaw magpaalam sa Star Cinema. Kasi baka mam, siya kaya ilang meeting na kami. Mm-hmm. Siliado din yung project namin. Kumbaga, nag-ano lang kami ng shooting days. Nag-ano na kami ng araw ng shooting.
Siyempre, hindi ko naman ma-disappoint ang Star Cinema na parang ginulo namin yung kanya. Sabi ko, ipagpaalam mo. Then, tinaray niya ipagpaalam. Then, pinayagan siya. Kaya yun, doon namin ulit binuo yung konsepto dito sa paggawa ng pelikula namin. And then, pinag-usapan namin, ano pa ba hindi natin nagagawa? Kasi naging ano na tayo, naging mag-bestie na tayo sa ano. Dito, ano bang hindi pa natin nagagawa? Hindi pa natin nagagawa na maging magulang. Na magulang, hindi naman kailangan na babae o lalaki. Na kahit sino naman pwede kang maging magulang sa kapwa mo. Kahit hindi mo pa siya kamag-anak. Ayun, yung gusto na buo namin yung proyekto. How about your working experience with our directors? How was it? First time ako. First time eh. Actually, sobrang ako siya dating-dati pag gusto ko siya makatrabaho. Kaya talagang ako yung nag-request sa kanya. Kung bagay kay Direk Joyce, alam niyo sa pinabili ko sa niya, hindi ko alam na napakagaling niya pala sa action. Na which is na ano ko yung 100 hours ni Robin Padilla na panood ko. Ang ganda nun. Tama ba? 10,000 hours pala. Sorry. 10,000 hours. Nung napanood ko siya, tapos nung nagkakatrabaho na kami, syempre, ang in-expect ko, syempre pagdating sa action, lalaki, like sa probinsyano. Pero nung ginawa namin, talagang pinabilib niya ako. Kasi sabi ko nga nung napanood ko na yung ginawa namin, galing. Ang galing niya. Ano pa na yung mga dinabang? Oo. Syempre, si Direk Joyce, iba rin yung atake kay Direk Well, iba rin yung mga bitaw na ibinibigay niya, iba yung mga pinapagawa niya sa amin ni Vice. And then yun, nakakatuwa kasi sobrang gang niya, sobrang kalmado lang. So bukod sa mga bata tsaka mga babae, mukhang maraming labara akong manonood ng pelikula. Oo, eh, kasi talagang ano eh, sabi ko nga, talagang pinaghatian namin ni Vice eh. Kung compare sa Beauty and the Beastie, mas talagang ano, solid yung action dito sa kay comedy. Wow. Kung baga talagang, oh, hati tayo, split tayo. Kung paano yung ano. Kasi siyempre, sabi ko nga, kinukonsider kasi namin yung viewers namin eh. Na hindi sila, siyempre like yung mga lalaki na nanonood sa probinsyano, siyempre oh, nai-expect sila kung ano yung makikita nila dito na, wala namang paano-ano, pelikula pa. Kung baga, this time magbabayad sila, kailangan natin sulitin yung ibabayad nila. Ngayon ito. Bernard? Thank you po. Kuya, kasi ang lala ng action scene sa ang probinsyano, tinapatan nyo? Oo eh, honestly, Iniba namin yung hindi pa siya nakikita. Wow. Hindi pa siya nakikita sa probinsyano. Kasi halos lahat, napapit ko mo nagawa ako sa probinsyano. You would know, di ba? Saka, para mapabilib mo na parang, galing ang ganda nito. Hindi ko mainalo, kasi siyempre, nagsisimula pa lang naman ako. Pero kasi, because of, dahil sa teleserye, di ba parang, parang every week, palaki ng palaki yung mga eksena na ginagawa namin. Ano pa ba, hindi ko napapakita. Pero nung pinakitaan ako ni Direk Joyce, saka ni Bal Iglesia ng konsepto nila, na-inlove ako. Wow. Napabilib talaga. Kaya sabi ko talaga, kung pelikula ng pelikula ko, Direk, okay na ako dito. Kahit na hindi ko nagawin yung 2-3 na, okay na ako dito. And then yun, ginawa pa rin namin, mas nilagpasan pa namin yung unang ginawa namin sa gitna, saka sa dulo, kasi pampinali namin. Kaya, wow. sobrang happy ako talaga. Ang laking pelikula pala. Thank you, Bernard. Thank you, Puya. And the next question will come from si, ayan, si Miss Kate ng Random Republica. Hi. Nabanggit before sa past interview mo na dun sa na-guest si Bay sa ang probinsyano na ginaguide mo siya sa eksena. Have you ever considered directing in the future? Hindi ko pa po iniibig kasi pag ganun po, sabi ko nga kami kasi ni Vice, nagtutulungan kami eh. Kung meron siya idea, like kunyari dito sa movie namin, ako nagpapag-guide sa kanya kasi hindi ko ganun kakumpante ang comedy. Pero pagdating sa action drama, alam ko yan. Kaya nagsusuportahan kami. Minsan si Vice lang napipressured sa akin kasi pag yung mga nakita ko ng mga ganda kayo, best, pigain mo yan, maganda yan. Sabi ko, pigain mo yan. Sabi ko, kurot yan. Yung mga ganun mga ano, pag may comedy, best, kung ano nagawin ko dito? Siya nagbibigay sa akin ng punchline, siya nagbibigay sa akin ng mga adlib ko or mga eksena ko. Talagang yung, kami dalawa kasi, sabi ko nga, walang damutan, walang higitan, talagang nagbibigayan kami. Which is, sa probinsyano kasi lahat kami din, hanggang maaari talagang nagtutulungan kami. Okay, thank you, Ms. Kay. The next question will come from Mami Jo. Ayan, si Mami Jo sa harap mo, kuya. Last, nung huli kong Pasko, talagang baliw na baliw kami dun sa mga eksena. Totoo naman. Oo, kasi ang kwento sa akin parati, ang tumatatak yung mga nakakabaliw na eksena, medyo death-defying. Na parang, paano na nagawa yun? Dito siguro, ano yung, kasi nag-LSS yung, ano yung ano, team song na ang kulit. Ano yung pinakapakulit na eksena para sa'yo? sa pelikulang ito, ano yung pinakamakulit?
honestly, pinaka, in terms of quality, ibig sabihin nakakatawa o ano, hindi ko makayanan yung ending. Talagang, ako sa trailer. Wala eh. Figurin niyo kung bakit yung pangano eh. Alam mo, na-joke, hindi ako magsisino. Sabi ko tumatawa. Hindi ako magsisino. Talaga, alam mo, humagalak. Yung, kasi nagdadabi ko, di pinanonood kong gano'n. Hindi ko ina-expect na gano'n pala kakalapin. Wala akong ginawa kundi maglumpasay dito sa, ano, sa sahig. Kasi sabi ko ba, hindi dahil pelikula ka to, ipopromote ko ito, o magsisinungaling ako, sasabihin kung maganda siya, o ano. Kasi hindi ko naman tataya yung pangalan ko. Which is ang goal nga namin lagi ni Bay, sa parang, ano ba ang natin, goal natin, higitan ko ano yung napakita natin. Ang masasabi ko lang at mapapromise ko sa mga tao, kung nag-enjoy sila sa Beauty and the Bestie at nagustuhan nila yun, sisiguro din ko na mas magugustuhan nila ito. Kasi talagang, in-achieve namin na lampasan yung huling nagawa namin. Kasi talaga sabi ko, in terms of comedy, action, saka yung kurot yung drama, sinulit namin dito. Umaga, pinakita namin talaga. I heard from Roxy at Miko, sobrang... Kasi wala kami ginawa. Ako, sa sobrang ano ko, pag nagdadabing ako, syempre yung lahat ng mga tao na doon sa, ano, sa pre-prod eh, sa production, tinatanong ko sila, ano mas maganda? Sir, ito. Ano mas nakakatawa? Ito. At bigo, okay, kung di ba nakatawa yung Beauty and the Beast? Sir, hindi maganda. Pero kasi sabi niya, iba yung iba to eh. Siguro sabi ko nga, talagang ano, inaral namin mabuti. Inanong namin na parang huwag tayo mapapaya, distant. Kasi di ba kadalasan, honestly, kapag yung pangalawang beses, parang lumalay-lay na. Hindi naman hindi naman pangit. Pero mas madalas, mas maganda pa rin lagi yung una. Eh yun talaga yung specific na yun namin. Dapat kung ano yung una namin, mas malampasan natin. Hindi tayo dapat bumaba. Kaya siguro yung support nyo sa amin ng Star Cinema, action? O sige, mag-isip kayo, basta paganda nyo, siguraduhin nyo lang na talagang worth it, ha? Binigay sa amin. Yung comedy kasi, sinisigurado lagi ni Bison na bago eh. Yun na, lalong-lalo na may kasama kami dalawang bata ngayon. Iba yung hatid, iba yung binibigay. Kaya yun ko. Pero yung story ni Paco at RC, ano tunay na pangalan ni Paco? Neil. Ayun, yung sabi naman, yung story naman namin ni Bice, syempre the usual, ang nangyayari, di ba yung, yun kasi yung ano namin, yung tandem namin eh. Hindi kami pasit-sweet eh. Hindi kami, ano kami, karin yung brutal. Ganun yung ano namin sa isa't isa eh. Kasi nandun yung palo ng comedy. And then, yun. Naano mo lang, kasi last time is mag-best friend, ito naman, as a parents, paano kami maging magulang sa dalawang bata? Incidental ba kuya, yung naging magulang kayo? Paano, bago kayo naging magulang? Ibang tao kayo, stranger kayo sa isa't isa? Oo, oh, mag-aaway kami mortal eh. Kasi nagsanggan ako ng tundo eh. Eh si Vice naman siya yung ano eh, ano ba tawag sa gano'n yun? Parang PR, ano? Oo, basta siya, ambisyoso siya eh. Lahat ng ano, kunyari, inaano niya yung mga tao, nandito ako sa gano'n siya. Social time siya eh. Kumbaga, parang mag-meet yung dalawang taong gano'n ang magkaibang pananaw, di ba? And then, yung pinagsama kami sa isang bahay, kaya naging riot. Kasi, magkaibang pagkatao, pinagsama sa ibang sa isang bahay, tapos may dalawang pang bata gumigit na sa inyo. Sino may umpet sa pagka-social climber ni Vice? Ni RC. Pero Sir Coco, you have heard of a similar story. Matotoong story yan. Dalawang lalaki nag-ampon ng bata. Hindi pa po eh. Hindi pa po. Wala pa. Okay. Siguro tatanungin ko si Aura at si Onyo. Kung sakaling hindi mo magulang yung magulang mo, papayag ba maging magulang si Coco at si Vice? Opo. Bakit daw? Masaya po kasi sila kasama. Lalo na si Kuya Coco kasi 1 year na kayo. More than, di ba? Oo. Parang tat, second dad mo na ba si Kuya? O first? Naka-first na. Si Aura. Si Aura, kompleto ba mama at daddy, no? Ah? Ano? Broken family po. Sino lagi mong kasama na? Sino lagi mong kasama dito? Yung pinsan po ng papa ko. Masaya po ako pag naging magulang ko si Kuya Coco tsaka si Ate Vice. Kasi nandiyan sila palagi para sa amin ni Onyo. Hindi nila kami pinapabayaan. Saka rin eh, magkaiba kasi kami ni Vice eh. If ever lang kunyari, kami naging magulang ng dalawang bata. Si Vice kasi, sa nakikita ko sa kanya, sa personality niya, siya yung mag-i-spoil sa mga bata. Yan, naging nari si Bakma. Si Onyo, walang ginawa yun kundi bilan ng regalo yung dalawang niya. Ayusan, ganyan, ganyan. Ako naman hindi. Discipline. Ayoko nalilate, ayoko nang ganyan, ayoko nang ano. Kasi,
Ako yung ano, siguro dahil ako yung lalaki, ako yung puntasyon, ako yung mag-ano. Magkaiba, mabi ko nga mag-ano, magkaiba kami, kung magiging magulang kami ng ano. I'm sure, sakit ako yung dalawang bata. Si Bison lang yung nilang ginaganon kasi. Spoiler. Hindi, baka hindi naman yun na sa pangit at pamamaraan. Kung baga siguro si Bison, tuwa-tuwa rin sa kanila eh. Kung baga sabi nga namin ni Bison nung nagkaano kami, Diyos ko, ito yung ano natin, ito yung sigreto natin. Ito ang mag-aangat sa pelikula, yung dalawang bata. Kasi talagang, sabi ko kayong mga eksena nila, alam niyo, iba eh, iba yung kapag meron dalawang buckets na nag-aano, iba yung naibabato, iba yung naibibigay. Sabi nga daw, may 10 minutes silang batuhan ni Vice. Oo! Nabaliw na talagang tumba na sa kakatawa si Roxy dun sa batu. 10 minutes straight, ha? Kamusta yun? On nyo, Mami John, gusto malaman natin. Ang pag-uusapan nyo doon, without spoiling, ha? Ano topic nyo? Bakit 10 minutes na ganong non-stop tawa? Ano lang po? Wala lang ako sa tent ko, nandun ako sa tent niya, lahat pinakwento niya sa akin kung anong gagawin. Tapos? Nalalagay ko agad sa utak ko, kaya pag nag-take, nagagawa na po namin na maayos. Grabe yun, I'm looking forward to that scene na kinikwento ni Roxy. Actually, sabi ko nga, sa galing ng mga bata, ang daming wala sa script. Nagiging stunt eh, pag nangyayari din sa, tapos bigla, dahil nga natatawa kami sa kanila, tapos makakaisip si Bison nakakatawa. Lumalaki na yung ano. Like kunyari, sabi niya yung kapit niya. Sabi doon, ito na, totoo mo sinabihan ito. Oo, sinabihan ako ng ano, batang ulila. Alam niyo yung mga ganun na ano, sila na yun eh. Kumbaga, pitik na nila yun yung, kaya sabi ko nga, iba yung atin doon dalawang bata. Like yung kay Onyo, pinaglilinis. Wala namang kaano-ano yun, parang naglilinis lang. Because nandun si Bice na ganun, lumalalim siya ng lumalalim. Kasi may iba-iba silang ano. Marami silang bigay. From the opening pa lang, yung umpisa-umpisa eksena pa lang, yung sumasayaw lang silang dalawa. Alam mo yung sabi ko nga, si Aura, expected na natin. Si Onyok, iba rin yung binibigay. Iba yung, kasi parang sa kanya, feeling, dahil siguro bata, sa inosente, feeling niya, eh ganito yun eh. Pero nakakatawa siya kasi ginagaya niya si Makmak. Ang ginagaya niya si Aura. Kumbaga parang, tingnan si Onyok, pero ginagaya niya si Aura. Di ba parang iba yung nakakatawa? Sa lalaki. Oo, parang ganun. Na sa kanya, wala yun. Okay. Ano lang yun, parang napaka-normal lang yun. Okay, Mami Jo, you're good na. Okay, the next set of questions from this site. Si Chickeness, si Albert, may question ka? Nantok pa eh, huwag mo natin. Aga na dito niyan eh. Puyat eh. Puyat ka kaka-cover ng mga event. Puyat ka 7 hours. Go Albert. Ayun, Kopo, how are you na ngayon as a comedy actor? After being mentored by... Hindi naman comedy actor, kumbaga sabi ko kasi, artista ako eh. Ang trabaho ko ay umarte. Siyempre kung ano yung binibigay sa akin proyekto, ano yung tinanggap sa akin proyekto, ano yung tinanggap kong proyekto, ano yung binibigay sa akin ng Star Cinema, gagawin pa lang ko yun. Basta tinanggap ko na yan, step na ako dyan, 100%. Hindi pwede po akin na parang comedy to, hindi naman ako. Hindi eh, sabi ko nga pag nandun ka na, kahit minsan labag na sa loob mo na, hindi ko yata kaya to, hindi ko yata magagawa to. Pero pag nandun ka na, ibig sabihin tinayaw mo na yung buong pagkatao mo, gagawin at gagawin mo na kung ano yung pinagagawa sa'yo. Hindi lang gagawin. Kumbaga, ibigay mo lahat. 100% ang buong pagkatao mo para sa proyekto niyo. Should we expect ba na kayo ulit ni Vice Ganda next year kapag may MMFF? Or parang, ano na ba to? Parang tradition na ba to na yung partnership ni Vice Ganda yung abangan namin? Depende. Ako depende yun sa Star Cinema kung yung may isip nila. Kung meron silang before Christmas, may maisip ulit silang proyekto para sa amin. Mahirap kasi mag-design kasi ano yun, future pa yun. Baka si Vice may iba rin planning, di ba? Kumbaga parang ako, happy ako na sa lahat ng, sa dalawang pelikula ng ginawa namin ni Vice, maganda yung experience namin sa isa't isa at ng Star Cinema. Kumbaga parang napapanindigan namin yung pagiging magkaibigan namin, natatapos namin yung pelikula na masaya kami, at nilook forward ulit namin na magkatrabaho kami. Which is ganun din yung partnership namin sa Star Cinema. Kaya sobra akong ano, sobra akong tinitreasure ko ano man yung ginagawa namin proyekto. And then, sabi ko nga, sana, hindi man next year o kung kailan man, sana makagawa pa kami ng maraming pelikula. And last na lang, yung, dahil sa mga MMFF issue, parang sa akin, hindi na lang about quality yung naging issue ngayon. Parang yung naging issue is between indie and mainstream. And you coming from, or starting from indie, what's your take of it na parang, yung MMFF, pang-mainstream lang dapat kasi yung audience is yung mainstream audience, which is the general public talaga.
Ang hirap kasi ano magsalita about yun kasi sabi ko nga sila may jury eh. Hindi lang natin maku-question yung ano ng jury. Nagkutuan sila, dumaan sa legal na proseso yan. Sabi ko nga maaaring, siguro sabi ko dumating yung time na parang naghahanap sila ng iba, na ibang tutahe. Mahirap questionin kung ano yung gusto nila eh. Sabi ko nga, ang nagkataon lang, hindi kami nakahanda, hindi kami nakaano dun sa, hindi namin alam, hindi kami aware dun sa ano. Mag-aware kami sa deadlines, aware kami sa qualities, and then which is ginawa namin yung pinaka-best namin. Pero sabi ko nga, ang unang-unang kinonsider kasi namin is yung audience. Yung kapakanan ng ating mga manood, ano ba yung magugustuhan nila, o ano ba yung hinahanap nila. Siyempre sabi nga namin talaga na parang, ang dami nangyayari sa Pilipinas, ang dami kaguluhan. Siyempre kami, ang mahihain namin sa kanila, yung mapaligaya namin sila sa kahit isang oras man lang ng buhay nila. Na para makalimot sila sa problema sa personal ng buhay o sa nangyayari sa Pilipinas. Yun yung shinare namin. And then sabi ko nga, kung ano yung man naging decision ng jury, wala namang masama doon. Sabi ko, kaya kasi sabi ko na parang, susubok ulit kami next year. At least ngayon, may natutunan kami. Kuya, itadagdag ko lang, kasi hindi mo rin naman mai-help yung mga fans nyo kasi magbabayad kami this time. Kasi nagbabayad eh, 585 million ang Beauty and the Beastie. So parang, hindi mo rin mai-help na initially nagalit sila, nag-expect na festival, pero at least nakatodo sila ngayon November 30 o all out. So naiintindihan ko naman yung jury, ako ah, as a fan ng pelikula nyo. Naiintindihan completely, pero siyempre intindihin natin ang fans na siyempre nalungkot sila, pero at least tama yung pagkakapresent, blessing in disguise, na mas maaga natin mapapanood ang pelikula. Initially ako nagtataray ako, pero sinabihin ako, tama na. Sa Sunday, may good news. Ayun, alaman ko na showing pala sa November 30. Okay, the last set of questions will come. Go ahead, Albert. What makes you and Vice Ganda's character a super parental guardian? Personal buhay? Personal and then sa character. Sa personal, kaya sabi ko nga, pareho kasi kami ni Vice. Si Vice, sobrang maalaga yan sa pamilya niya, sa lola niya, sa nanay niya, sa lolo niya, si Vice si lolo eh. Oh, oh. Lolo si Vice eh. And then sa mga kapatid niya. Ako naman, sa mga lola ko, at ganoon din sa mga magulang sa mga kapatid ko. Kumbaga parang, kami yung post at foundation ng aming mga pamilya. Kaya, dito sa movie namin, sa The Super Parental Guardians, hindi kami nahirapan. Kasi alam naman namin talaga yung ano eh. Hindi yung ma-acting. Alam namin yung pagiging, responsibilidad ng mga magulang para sa mga anak. Kaya syempre sabi ko nga, tumatagos yun eh. Tumatagos yun sa mga viewers natin kapag pinapalot. Alam mo minsan na parang ma-acting lang, hindi mo namin nararamdaman. Pero minsan, alam mo yung, sa sobrang totoo yung ginagawa namin, na-affect namin yung mga viewers. Which is yung lagi yung ina-achieve namin. Yung care. I have a question for the two child stars na talaga namang nagsimula from scratch. Now, they are so child superstars. Anong nabago sa buhay mo yun? Malalim yata ito. Kamusta ka na ngayon? Dati kasi wala ka namang di ba, Yok? Simple lang ang buhay noon, di ba? Aral-aral lang kami naman, nag-aaral ka pa. After 1 year, saan probinsyano? Anong naging maganda sa buhay mo, Yok? Dati po kasi first time ko po mag-acting. Tsaka hindi pa po ako marunong, tinuruan po ako ni kaya ko. Tsaka sobrang saya ko po nung nakasama ko po sila. Ano pa ibang mga... Yun na, nangyari sa buhay yung maganda. Ano yung mga naipon mo? Ay, meron na? Ay, dami. Wow! Alcantara. Ay, hindi. May kotse ka na yun. Anong kotse mo ngayon? Ang menu eh, napakalatang yun eh. Napaka-inocentio ka. Tsaka po sa bangko. May bangko. Bahay, nag-iipon ka para sa bagong bahay? Nag-iipon po muna para sa pag-aaral. Pag-aaral. Okay, habang ngayon ka nandiyo si Kuya, ano ka, secure ka na. Ito naman si napakasimpleng tao. Sobra, hindi nagbabago. Kahit tuwang-tuwa ako dito, babait pa rin naman to, pero ito talaga, oh. The more na tumatagal, the more na nagiging humble. Correct, social media, so princess yan. Charot. Na anong pinagbago ng buhay mo after ang probinsyano, first movie mo? Marami na po. Kasi marami na po akong nakasama, marami na po akong naging close pa. Mm-hmm. Lalo na sa movie, tsaka sa probinsyano. Ang dami ko naging kaibigan. Tapos ngayon po, ang dami ko na pong ipon. Wow. Lahat po naka-transplant. Wow.
At ang aking natutuwa ako, nagsiselebrate ka pa rin dun sa mga kasamahan mo dun sa where, sa community nyo, di ba? Pag may birthday, andun ka! Huwag mong kalimutan yung pinanggalingan mo, Aura, ha? Ayun, so, ano, eto na, being dako, tatatay natin, natatay nyo sa TV tsaka sa movie. Anong message mo naman kay Kuya Coco mo? Christmas, at saka ang wish mo pa. Kuya Coco, sana po marami pong blessings ang dumating sa iyo. Napakabait niyo po ang tao, tinutulungan mo kami palagi. Alam ko po, ano, minsan may araw na nagkakamali din ako. Pero dahil po sa iyo, natatama ko yung lahat ng pagkakamali ko. Maraming salamat po dahil kundi dahil sa iyo, wala po ako ngayon. Ganun po. Kuya, paano mo siya na-discover? Last question. Si Mark. Kasi napanood siya ng management ng Dreamscape na may sinisigat ng bata sa bar na videos, ganyan. Tapos tinawag lang sa akin, sabi niya, kung napanood mo ba yung ganyan-ganyan? Sabi ko, hindi pa po. Sabi niya, kasi naisip namin, baka pwede siya sa probinsyano. Sabi ko, ah, talaga po? Sabi ko, sige, papuntahin niyo. Sabi niya, asong gabi pa siya pwede kasi magagaling siya sa graduation niya. Kaya graduate na ng grade 6 noon eh. Sabi ko, sige, papuntahin niyo po sa dinner. Pinipunta siya na nagpakilala. Hindi ko naman na pinapanood yung video. Hindi ko alam na gay siya. Sabi ko agad, sabi ko kanya, ano pangalan mo? Sabi niya, Macneil po. Sige, Mac na lang pangalan mo. Sabi ko, Mac na lang pangalan mo. Sabi ko sa ano. Sabi ko, ito kwento mo. Sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n. Ito ka, siga-siga sa train, ganyan-ganyan. Sa reader. Tapos ako, tatayo mo, dating sundalo, ganyan-ganyan. Tapos one time, dumatapadaan sa inyo sila, onyok, binuli mo, inaway-away mo. So, dumating niya mo gano'n, nung sabi, sino ang away sa inyo? Sinugod namin. Nagulat ka, naging, oy, crush! Sorry! Gano'n, dinatawak mo yung kwento. And then the same time, sabi ko nga, kung paano na-involve sa akin yung tatay niya para magkakulat na mo, ganyan. Ang kinaganda kasi kay Mac, kay Aura, talaga nakikinig siya. Honestly, minsan napapagalitan ko siya. Kasi pag nakikita ko na, oops, like kunyari nung isang araw, may isa siyang eksena. Kaya ang ganda-ganda ng eksena nung namatay, nalaman niyang namatay niya yung tatay niya. Sa Lunes pa malalaman, di ba? Sa Lunes pa ba? Oo, Friday! Kaya hindi na ako nakakapanood. Namatay si Macario nung Friday! Okay, yun nga, nung Friday, nung namatay. Pero hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam, sorry. Eh, nandun pa nalang eksena kami. Siguro, kasi sabi niya dito susunod, siguro pagod yung bata, ganyan. Kasi syempre, trabaho, ganyan-ganyan. Syempre, bata po sila, hindi pa sanay sa talagang nagtatrabaho yung mga bata ng 4 hours a day. Almost every day kasi nagtatrabaho. 4 hours, sorry. 4 hours. Medyo nahihirapan siyang umiyak. Eh, dati ito, kahit di mo naiiyak, grabe, binibili talaga gano'n. Siyempre, hindi ako happy. Alam mo yung, sisang suporta na yung kinaanong sa kanya, hindi. Kahit hindi na ako umaking, hindi ko na inaintindi yung kung ano yung tsura ko. Siya lang pinipiga ako, parang ano. After that, sermon siya sa akin, tinermonan ko. Sabi ko nga sa kanya na parang, gusto ko, dalawa yan. Sa artista, meron celebrity, meron actors. Sabi ko, gusto ko ganun ka. Sabi ko, para pag wala na tayo, hindi na tayo magkasama, pwede ko na kayo palagay. Ibig sabihin, kahit sinong artista o director ng mga trabaho nyo, hindi kayo mapapahiya. Sabi ko, kasi syempre, bata sila eh, di ba? Kumbaga, nai-enjoy nila lahat kung ano meron ngayon, bago sa kanila to. Pero ang inaano ko na, dapat bigyan mo ng halaga o importansya yung trabaho mo. Saka yung respeto sa kapwa-artista. In fairness kay Aaron, never na late yan. Kumbaga parang si Tito Eddie yun, yung one hour before. Nandun na siya sa set, gano'n. Tapos lahat, yun yung gamit sa lahat. Good morning, salakapin lahat, gano'n. Good vibes. Pero minsan, aaliin namin yan, bibiruin namin yan. Kasi si Onyo, pag nakakakuha ng mga bagong proyekto, pag may commercial siya, papapizzain kami sa lahat ng mga staff. Si Aura, kahit anong utu namin yan, hindi magpapapizza yan. Kasi marunong siya umawak ng pera. Alam niya paano mag-ipon, tinagahandaan niya yung future niya, saka sobrang sinog. Pag binigyan mo yan ng isang bagay, sobrang niya ipagmamalaki ng titik treasure. Wow. Ganun siya, hindi siya yung parang wala lang to. Hindi, lahat ng bagay napaka-meaning sa kanya. Wow. Siguro sabi ko nga, pinatatag siya because yung kung ano yung estado ng pamilya niya, yung gusto niya mabuo, nangangarap siya na magkaroon ng magandang future para maayos ulit yung pamilya niya, magkasama-sama sila, at matulungan niya yung mga kapatid niya. Kaya yung batang to napakantay. Buong-buo sa napakalinis ng kaloob. Buong-buo at napakaganda naman ang sinabi sa'yo ni Kuya. Thank you, Kuya. Mac, ang tawag niyo?
Anong message mo para kay Kuya? Christmas, ngayong Pasko. Anong wish mo para kay Kuya Coco? Sana po, sana po lalo po magkaroon po siya ng madaming blessings. Kasi po sobrang bait niya po sa amin ni Kuya Makmak. Tsaka sobrang saya ko po, nakasama ko po siya ngayon. Ngayong Pasko, anong wish mo sa kanya? Ayun po. Ayun na yun. Opo. Paulit-ulit naman pala talaga. And with that last message from Makmak and Kuya, would you like to thank them? I-announce ko lang, can you write about this? Walter Mart po and SM will open as early as 9 a.m. sa November 30. Paki-announce po natin showing date ng ano po ng the Super Parental Guidance. Kuya, online streaming now. Would you like to thank them, invite them, and pasalamatan them para sa the Super Parental Guidance? Yun, una ko na maraming salamat sa inyo ng umaga. Alam ko, Sunday, dapat ipapahinga tayo. Pero nandito kayo para supportahan ulit kami ni Vice, kami ni Direct Joyce. Thank you. Alam naman namin na, na susuportahan kami ng aming mga manonood, ng aming mga tagahanga. Pinako po, sabi ko nga, ginawa namin itong pelikulang to para pasayahin yung mga tao. Sana, aking ano ko lang na sana, sana ngayong November 30, magsama-sama po tayo na paagahin natin yung Pasko. Kumbaga, gawin natin dalawang buwan hanggang January. Kumbaga, i-advance na natin yung ano. I-advance na natin yung kaligayan. Kasi parang, di ba, ang hirap na nangyayari sa daming problema natin sa bansa natin. Kumbaga, parang this time, di ba, sumaya naman tayo. Gumana naman yung buhay natin. Kumbaga, parang, saka habi ko nga itong pelikula namin, napaka kwento ng isang Pilipino. Na talaga na makaka-relate lahat yung aborto nangyayari sa ating gobyerno, ano nangyayari sa bawat buhay ng Pilipino. Kumbaga parang talaga lahat tayo makaka-relate. Kaya sana, habi ko, sana supportahan po natin sa November 30 na po, the Super Parental Guidance, directed by Binibining Joyce Bernard. Okay, thank you. Kapamilya, subscribe now to Star Cinema's official YouTube channel, then visit starcinema.com.ph for Super Parental Guardians updates and exclusives. For more unkabuggable videos, just click the I button over here. Ang kulit! Ang kulit!